I-record ko lang to ha, para pwede nyong balikan later on. Ganda pala ng background ko rito ha. O sige, ano yun? Opo, maestro. Nanonood po kasi ako ng mga ano, YouTube, mga ganyan. Mm. Then, actually, napalad ko po yung isang video nyo about dun sa hindi siya aware na dapat niya i-close yung business niya. So, nagpapatong-patong na yung mga open cases niya throughout the year. Okay. Tapos, siyempre, kasabay ng open cases, penalty na 1,000. Tapos, ang ano niya doon, parang nagbayad ng, pinail pa rin, nagpail, tapos nagbayad ng 10%, tapos nag-letter kay commissioner. Hmm. Ngayon, sir, meron po kasi akong client na actually ano po ako nag-handle nun, pero sobrang late pa lang po kami. Ngayon po, ano lang po, yung mga nag-umpisa pa lang, sa pa-outbong pa lang, nag-handle po ng ganyan. Kaya po nung last time na si Ma'am Love, si Bert, kung mayroon pa rin kayong seminar or program about sa pag-handle na daw, wag gusto ko saan talagang lumaki. Pero yan nga, the question po. Yung gusto ko sana po siyang gayahin still ginawa pa rin po ba natin yan, sir? Mag-work pa rin po ba yun? Actually, sir, ang may pag meron kang open cases, may kasalanan ka kasi nung nag-execute ka ng 1902, 1901, or 1903, or 1905, sabi mo, meron kang promise na susunod ka sa batas. At isa sa mga promise mo dyan ay magpa-file ka ng return, whether meron kang operation, may sale ka, zero o merong sale, o zero o merong kang expenses, kailangan mong mag-file. Ang sabi nga, declare. O yung zero is also a declaration. Ngayon, hindi ka nag-declare, di nagkaroon ka ng negligence. Papasok ngayon yung civil code tsaka yung revised penal code na may negligent ka. Pero simple negligent lang naman yon. So, ayon sa section 204 ng tax code, pwede kang makipag-compromise. Ngayon, itong mga BIR officials na to, ay meron silang sinusunod na compromise schedule. Yun yung RMO 7-2015. So, sabi ng commissioner doon, hindi ka pwedeng magbumaba sa sinasabing penalty na nakasulat doon. So, maraming klase ng penalty. So, ang ini-impose nila ngayon is 1,000 per return. So, ngayon, wala kang pambayad, sir. Wala kang pambayad. So, isa sa mga general principle or sabi nga, constitutional principle ng taxation is yung capacity to pay. So, kung wala kang capacity to pay at meron kang obligation na magpa-file ka ng return, so, mag-file ka ng return kasi hindi mawawala yung obligation na pagpa-file ng return. Pero, yung pagbabayad is based sa capacity to pay. So, kung yung capacity na sabi ng BIR, 1,000 babayaran mo, wala kang capacity to pay ng 1,000. So, ano gagawin mo? Makikipag-compromise ka. So, apag kikipag-compromise, walang capacity naman ang mga BIR officials na bumaba sa 1,000. So, since wala silang capacity na bababa sa 1,000, pupunta ka ngayon sa ibang batas. Anong batas yung pupuntahan mo? Section 204. Sa Section 204, sinasabi doon, pwede kang makipag-compromise provided magpa-file ka ng application sa BIR Commissioner. O di kung ang kaya mo lang is 100 pesos, di bayaran mo 100 pesos. Pero pagkabayad mo, kailangan mong mag-apply sa BIR Commissioner ng letter na sinasabi mo na wala kang capacity to pay. So, pag ganyan ang situation mo, sir, hindi naman na-deny, sir. So, ang objective sa mga lecture ko sa YouTube, number one, i-close mo para hindi maging criminal aspect.
Nagiging criminal aspect ang open cases pag nakatanggap ka na ng letter of authority. Eh, iwasan mo yun. So, kung may mga kliyente ka may open case, first, mag-file ka. Hindi bawal mag-file. Yun nga yung iutos eh. Ang sabi ng mga BIR official, hindi namin tatanggapin yun. Yun yung bawal na ginagawa ng mga revenue officer. Pinagbabawalan nila ang mga taxpayer na mag-file. Bakit mo pagbabawalan? Eh, yun nga yung objective, mag-file ka. O, tama yung ginawa mo, sir. Tama. Actually, maestro, naka-ano pa lang po, naka-drop. Pero sa kanya kasi, since 2014, kaya dun ko po naalala yung video niyo po. Oh, yun nga. So, sir, ito, sabi ko sa iyo, Ray, ito ni-record ko. Apo. Yung sinasabi ko sa iyo, sir, marami nang gumawa. Actually, yung isang nag-report sa akin, sabi niya, sir, ginawa ko yung sinasabi mo, nag-close yung open cases ko. Di ba merong isang app dyan at parang yung, ayoko lang banggitin yung pangalan, biglang nagsara, sir eh. Binanggit ko yun sa video ko, ngayon, hindi mo na siya pwedeng gamitin. Tinanggal na siya. Ano gagamitin mo ngayon? So, EBIR form, mag-file ka, and number 2, yung 0605, gamitin mo yon. Yung 0605 para sa iyong compromise settlement. Apo, tapos, sinasad na, ano, naputol kayo. Ano po yung part na hindi ako, hindi ko na siya pwedeng gawin? Yung, di ba may app sa cellphone na pwede ka magbayad? Ah, yung Gcash po? Oh, naku, binanggit mo. Pero po, nagpunod kasi internet ko po eh. Oh, kasi tinanggal na yan, sir. Kasi mukhang na-discover nila. Na-discover nila yung technique, sir, na nag-automatic close yung ano open case pag yun na ginamit mo. Saan na po pwede magbayad, sir? True bank na. 0605 ang gagamitin mo. Di ba kailangan pa po yun ng patak nila? Ng ano? Patak po nila. Hindi. Gagamit ka, sir, ng 0605. Tapos ka mo i-attach doon sa, ano, sa return mo. Tatataka naman nila ng ano yun, sir, eh. Late filing, eh. Yung return mo, eh. Kaya lang, ilalagay nila na may 1,000 penalty. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, mag 0605 ka muna. Yun yung technique. Actually, sir, nasa ano ko yun? Nasa ibang video ko. Ay, sige, sir. I-appin natin. Basta kapa, sir, gagamitin mo ang capacity to pay. Ayun. So, yun yung technique dyan, sir. So, pwede yung magsabi ng isa pang payment method sa sakali. Anong payment method ang gagamitin mo, sir? Yung my EG. May ano? My EG po. Yung online payment na yan. Eh, kung tinatanggap yan, sir, at automatic yan, eh, maganda yan. Katulad kung yung sinabi mong una, kung katulad yan nung ganun, na yung sinabi mong app nung una, eh, pwede yan, sir. Okay. Eh, hindi ko lang po may mag, kasi yung sa inyo na sinasabi niyo kung 0605. Okay. Sir, yung ganito, sir, yung 0605 kasi is advance payment. So, ang advance payment nun, sabi sa batas, pwede ka magbayad eh. O di magbayad ka ng advance payment ng compromise penalty, 100 pesos, for example. Paano po yung part na ba? Kailangan niyo pa ako ng tatak? Eh, kahit tataka nila yan, kasi, talaga nila 1,000, walang problema doon. Karapatan naman nilang ilagay yun eh. Pero, may karapatan ka rin makipag-compromise na 100. Ang objective mo lang naman, maklose eh. So, pag na-close mo yan, wala ka ng criminal liability. Unang-una, Sir Ray, pag nagpa-practice ka, ang una mong tatanggalin sa kliyente mo, yung criminal liability. Walang taong gustong makulong, Sir. Kahit na yung criminal, ayaw niyang makulong. Eh, lalo na yung mga kliyente mo. Di ba?
tanggalin mo yung responsibility na makulong yung kliyente mo, sir. Yun ang una mong responsibility. So, papaano yun? Kung hindi nag-file, eh di mag-file. Yun lang ang solusyon doon. Next question, sir. Meron pa po ba kayong training for mga lawa-lawa yung mag-handle? Ano, no, sir? Hindi ko makarinig. Lakasan mo yung boses mo. may training pa kayo na available, sir, na ipag-handle kami ng lawa under nyo? Meron. Meron nga ako sa October 27 sa Tagaytay City. Lawyer yung magdi-discuss. Batikang, partner ko to. Batikang lawyer to. Sabi ko, sir, ikaw, karapatan mo na mag-discuss ngayon. Hindi na ako magde-discuss. Ikaw na mag-discuss para matuto sa'yo yung mga taxpayer. Iba ba yung, sir, yung dating sinasabi niya na yung mag-handle talaga actual? Ganun? Ah, pwede naman. Gusto mo maging partner namin? Mag-handle ka ng LOA? Ako. Maging mentee ka? Maging trainee ka? Ganun? Ako. Yung mga lawyer kasi, bago maging lawyer yan, na totoong lawyer. Totoong lawyer. Bago maging lawyer yan, nagiging intern muna yan ng mga ano, ng malalaking law firm. So, kung gusto mo, wala namang problema, tuturuan kita. Turuan kita, Ray. Walang problem sa akin yan. Matuto kang paghawak ng LOA. Para sa umpisa mo, Ray, meron akong libreng libro, Manual for Letter of Authority Specialista. Nasa YouTube description ko, kuha ka ng kopya, i-print mo. Mag-initial ka muna nun. Thank you po. Salamat, Ray. Sinusunod, Lovely. Yung next po natin, si Mitch Palma po. Mitch, kamusta ka, Mitch? Hello, good morning po. Kamusta, Mitch? Okay naman po, kayo po. Mabuti naman. Anyway, sir, ang ano ko po, ang concern ko po is, yun din po, LOA. Pero, ang nangyayari kasi nakaka-receive na kami ng LOA both from district tsaka sa revenue region. Tapos nagka-commission order pa po. So, and ang sinasabi nila is... Ano ba negosyo mo, restaurant? Retail, supermarket po, si client po. Ah, yung client mo, supermarket. Opo. So, sir, pag may POS ka talaga, subject ka sa surveillance. Sino-surveillance kasi POS ngayon eh. Karapatan ng BIR naman na mag-surveillance. Nasa sa iyo kung paano mo siya haharapin. Alam mo, Mitch, as a practitioner ka, ang hinahanap ng BIR lagi is violation. Mm-hmm. Kung tatanungin kita, si Scarecrow ba? Nakapanood ka ba ng Batman? Mitch? Hello, Mitch? Mitch, narinig mo ba ako? Nawala ata si Mitch. Sorry po, nawala po. Nawala ka? Nakakapanood ka ba ng Batman? Ay, hindi po. Yung Batman kasi, ang kalaban niya si Scarecrow. Nakakita ka na ng Scarecrow? Apo. Oh, yun, Scarecrow. May power ba si Scarecrow? Wala. Ano, ang power niya, pag natakot ka sa kanya, nagkakaroon siya ng power sa'yo. Ganon din yung mga revenue officer. Wala silang power. So, para sila magkaroon ng power, kailangan nilang, nakupo, nawala na ako ng baterya. Kailangan nilang magkaroon ng, mag-scare sila, ma-scare ka nila. So, ayan. Teka, paano ba ako lilipat dito? Wala na ako ng bottle. Mag-change ako ng ano? Ng tawag nito. General. Ubus na yung baterya ko. Sandali lang ha, mag-change ako ng baterya. Settings. Where's the setting? So, madali lang naman hawakan yung ano. Ayan, dito ako. Internal microphone. Lovely, narinig mo ako? Lovely? Yes po, sir. Okay. Nagpalit lang ako ng ano, ng... So, Mitch, yung paghawak ng mission order is different from paghawak ng LOA.
According to BIR rule, ang mission order is ginagamit para mag-issue ng another LOA. May tatlong klase ng LOA. Number one, yung LOA sa value added tax. Habang nag-uusap tayo, isang charge ko to. Number two, LOA para sa value VAT. Number one, VAT. Tapos number two is all internal revenue tax. And number three is yung tax evasion case. Yung surveillance is prelude para isuhan ka ng LOA para sa tax evasion case. Ibig sabihin, kung may makikitang indication of fraud doon sa surveillance, makakatanggap ka ng LOA sa tax evasion case. Hindi sasabihin sa'yo na tax evasion case, pero sasabihin sa'yo, ang may jurisdiction sa'yo, National Investigation Division or Regional Investigation Division. Pag yan yung mga may jurisdiction sa'yo, iniimbestigahan ka ng tax evasion. So, sabi mo, meron kang region. So, yung sa region mo naman is tungkol sa value added tax. Tama ba ako? Ay, opo, opo, ganun po. Tapos, may LA na po kami sa district kakarating lang ng July 5 ng 4/2022. Tapos po, nag-commission order naman po. Yun po, galing po from region ng October lang. So, yung mission order mo naman, sinecheck lang naman yung POS mo kung gumagana o meron kang opo. POS na unregistered. Yun yung mga hinahanap opo. Lang naman dyan. So, madali lang yan. Huwag mong gawin yung hindi ka nagre-report ng sales, under-declare ka ng sales sa POS mo, tapos may marami kang unregistered tawag dito, POS. Yun lang naman ang hinahanap dyan. So, madali lang yan. Yung LOA mo naman, yun ang pagtuunan mong pansin. Huwag mong paratingin sa subpoena kasi yun ang gusto ng mga BIA officials at yun yung gusto nilang nakatingin ako sa taas dahil nasa taas itong monitor ko, ibababa ko nga, sumasakit ang leeg ko na. So, ayan. So, yung LOA mo, huwag mong paratingin sa subpoena doses tecum kasi ang objective ng paparating sa subpoena doses tecum, number one, is kasuhan ka ng kriminal, failure to obey sumo. Number two, gustong gamitin ng BIR yung discretionary power nila. Tamad silang mag-audit eh. At karamihan naman ng mga BIR officials, kulang sa practice sa pag-audit. At hindi sila marunong i-implement yung Revenue Audit Memorandum Order. Yun yung procedure. CPA ka ba, Mitch? Opo. Di ba tayong mga CPAs, meron tayong tinatawag dati, nung matanda na ako, Generally Accepted Accounting Principle na ang tawag ngayon ay Philippine Financial Reporting Standard. Di ba yun yung itinuturo sa atin? Opo. Ang BIR may ganun din. Hindi sila gumagamit ng Generally Accepted Accounting Principle. Hindi rin sila gumagamit ng Philippine Financial Reporting Standard. Ang ginagamit nila, according to our Supreme Court at saka BIR Commissioner, eh yung Revenue Audit Memorandum Order. Meron ka ba nun? Mitch? Nababasa ko po yung mga ganon. Eh, ang tanong ko, meron ka bang kopya? Ah, wala po lahat. Wala dito. Lahat. O Mitch, nagpa-practice ka. Kung gusto mo ng kopya, meron ako, bibigyan kita. O, i-email ko sa'yo or i-PPM ko sa'yo. Bigay mo lang kay Lovely. Ang ginagamit ngayon ng BIR is RAMO 1-2022 para sa LOA. Mm-hmm. Para sa LOA RDO Revenue Audit Memorandum Order 1-2020. Para sa LOA na regional, ang ginagamit ay Revenue Audit Memorandum Order 1-2022. Kung gusto mo ng kopya, bibigyan ka namin. Andiyan dyan si Lovely. Kung gusto mo naman, kung hindi, wala naman kami maibibigay sa'yo. Ayaw mo. Apo. So, tulungan ka namin sa mga bandang yun para hindi ka madadaya ng mga revenue officer.
Hindi ko sinabi lahat ng revenue ng mga revenue officer Mandaraya. Marami na Mandaraya. O di para hindi ka madaya, alamin mo yung rule. Paano sila okay, mag-audit, di ba? Mhm. Ayun lang. Pero, pwede, ano, sige, last question lang po. Okay. Kasi ang palagi nilang sinasabi po is yung VAT compliance, benchmarking, tsaka yung income tax compliance. Parang may rate silang tinitignan based on gross sales. Yung benchmarking, meron ng court decision yan na invalid yan, unenforceable. So, okay, kahit sabihin nila sa'yo paulit-ulit, hindi naman natin sila pwedeng tigilan na, huwag mong sabihin sa akin yan. Hindi. Pabayaan mo lang silang sabihin, nasa sa'yo kung tatanggapin mo. Ako, hindi ko tinatanggap yan. Sabihin mo sabihin kahit 10 beses, 20 beses, wala akong pakialam. Nasa akin pa rin yung acceptance. Pag hindi ko in-accept, hindi yan makaka-apekto sa akin. Ganun ang gawin mo. Suggestion ko lang yon. Okay po. Sige. So, salamat, Mitch, sa tanong mo. Thank you po. Ayun, ayun sir. Next po si Miss Bernadette. Siya po si Athena dito sa group. Hello, Athena. Kamusta ka? Hello po, sir, maestro. Yes, ma'am. Good araw po. Ganda. Ongoing po kasi yung LOA namin for yes, taxable year 2021. Yes. So, naisubmit namin kay RO lahat po ng documents, pati po yung sales receipts. Ngayon, nandito po kami sa stage na nag-iintay kami, pero wala pa pong ang yung between the audit and the NOD. Ngayon po, nakausap po siya ng accountant namin. Yes, ma'am. Ang sabi, marami siyang dinisallow na input tax. Marami siyang dinisallow na input tax, yun yung sinasabi opo sa inyo. Pero opo, wala pa kayong NOD. Wala pa po. Okay. Pero ano po eh, ang sabi po niya, again, yung dahil daw po sa ruling, ay yung memo na RMC 55-2019. Okay. Yun po ang ibinubuta sa amin. Yun daw po ang marami siyang dinisallow. Kaya umaabot ng million ng aming ang aming disallowed na ay yung mga dapat babayaran. Opo. Ano po ang pwede po naming gawin? Ano ang pwede po ninyong gawin? Unang-una, hintayin po ninyo yung NOD. Kasi ginagamitan kayo ng tinatawag na anchoring. Apo. Ang ibig sabihin ng anchoring, pineprepare ho yung utak ninyo na meron kayong liability, pero in reality, wala kayong liability. Bakit wala kayong liability? Eh wala naman po kasi kayong tawag nito NOD. O ano kakatakot natin doon? Nagsasalita lang siya, marami kong dinisallow. Eh kahit naman si ako, sasabihin ko, marami kayong mali. O may ebidensya ba ako? Wala. Nasa, kaso nasa kanila po yung mga resibo namin. Correct. Tapos inaano po nila na bakit kasi binigay niyo pa sa amin yung mga resibo niyo? O di kunin niyo. Sinabi na pala na ayaw nila na resibo ninyo. E di kunin niyo na ngayon. Ngayon na please. Kasi ganito po yan, Ma'am Athena. Ang dami ko nang naging kasong hinawakan na nawala ho yung dokumento at merong assessment. Or meron din akong kaso na hinahawakan, ayaw ibigay yung dokumento, original. Bakit? Kasi kung wala ang hawak na original document, ano ilalabang ko sa assessment? Eh, nakasulat sa assessment, present proof, present evidence. Eh, wala akong evidence na sa inyo. Ayaw namin bigay. Eh, paano kami mananalo kung wala kaming evidence? So, hindi yun pwede talaga binibigay ang ebidensya. Ngayon, ang diskarte, kunin nyo na. Kunin nyo lahat kasi may panalo kayo pag hawak nyo. So pwede po kaming sumulat sa kanila na kinukuha na namin yung mga documents namin. Correct, ma'am. Reclaim. Ire-reclaim nyo yung document. Ito po ay bago sila mag-issue ng NOD. Yes, ma'am. Bago sila mag-issue ng NOD.
Kasi pag hawak niyo yan, kasi napakahina nung sinasabi nila sa inyo. Napakahina. Tinatakot lang kayo. Sabi ko nga, anchor eh. Tinatakot kayo, ma'am. Ano kung pwede po kaya kami magpatulong? Bibigyan ko na lang kayo ng lang letter na ni tawag nito. Nire-reclaim ninyo. Nire-retrieve, yung pala yung tamang word. Nire-retrieve ho ninyo yung inyong tawag nito, yung inyong mga dokumento. Ma'am. No, yung lahat po ng dokumentong ipinasa namin? Yes, ma'am. Inyo yun eh. Opo. Ang problema, lalos, Mitch, Ray, makinig kayong dalawa. Kayo, nagpa-practice kayo. Huwag na huwag ninyong ibibigay yung inyong mga ginto. Huwag ninyong ibibigay ang inyong mga treasures. Kasi ang evidence ay ginto. Ang evidence ay kayamanan. Huwag ninyong ibigay. Okay po. Tandaan mo yan. Kayamanan ang ebidensya. Hindi nyo kapatid, kamag-anak o kaibigan ang mga nag-o-audit sa inyo. Ano ba objective nila? Kunin yung pera nyo. Di ba? Aba. So, paano kukuha ng pera? Sa pamamagitan ng ebidensya. Apa. Aawa ako sa mga taxpayer talaga. Kaya nga po. Mangingi kayo ng ano, kay Lovely, bibigyan namin kayo ng sample. I-improve nyo na lang, pagandahin nyo na lang. Opo. Medyo matapang kasi ang tono ng ng mga letter ko eh. Sigayop, may pagka-arugante. pero kung kunyari po yun, may possibility naman po na ibigay nila or i-deny nila ako ng... Hindi kita masasagot dyan, ma'am. Eh, sabi ko nga sa mga experience ko, minsan ayaw ibigay. Kasi nga, may... Ang tawag kasi dyan, sludge. S-L-U-D-G-E. Sludge. So, pinahihirapan nila yung taxpayer, which is bawal sa batas. Pero, paano mo ngayon? Tatalo ka sa oras eh. Tatalunin ka niya sa mga due dates. Siyempre, habang hindi binibigay, dumalapit yung due date. Talo ka. Opo. So, ang suggestion ko ngayon, ma'am, kunin nyo na, kasi sinabi niya, bakit nyo ba binigay sa akin? So, ibig sabihin, ayaw niya. E di kunin nyo. Magpasalamat pa kayo na, oh, salamat po na ayaw nyo pala. Pag kailangan ninyo, so ibabalik na, mag-audit na lang kayo dito sa opisina namin. Yan mga ganun ba? Gagawa ko na lang nga kayo. Sige nga, maestro, kasi grabe na yung anxiety namin ng pamilya ko. Kasi family business po ito eh. Kaya we're reaching out po. Actually, we're looking for help na talaga para magre-represent na sa amin doon sa BIR. Hindi, gawin nyo muna. Yan nga. Gawin nyo muna, tutulungan namin muna po kayo. Ang doktor ho, bibigyan muna kayo ng gamot bago kayo operahan. Sige po. Diba? Yan, eh. Bigyan muna namin kayo ng gamot bago namin kayo operahan. Sige po. O, may tanong ka pa, Athena. Ma'am, Athena. Nakatingin na naman ako sa taas. Ilagay ko sa taas eh. Meron pa bang tanong? Athena, wala na. Malis na. Maestro. Oh, may tanong ka na? May tanong ka pa kayo? Yeah, isa na lang po. Oh, sige. Okay. Kasi, tapos may dumating pa pong isang sulat, may discrepancy rin po regarding sa taxable 2022 EWT. Okay. May LOA ngayon, ba kayo nun? Hindi, wala pa pong... Ang LOA ko po is 2021. Ito po, separate... Letter. Separate letter na. So, anong reason ng BIR kung bakit kayo merong tawag nito? Hindi daw po ako nagbayad. Hindi ka nagbayad. Pero, meron po akong proof ng nagbayad ako. O, di... May discrepancy lang. Okay. Pero totoong may discrepancy ka o... Kasi nagbayad ka... Sorry, ang ibig kasi sabihin ng discrepancy para papaliwanag ko lang Athena, no? Apo. Ibig sabihin ng BIR ng discrepancy, nag-file ka ng return. Halimbawa, BIR Form 1601, nakasulat doon 100,000. Pero nung nag-remit ka, 90,000 lang yung ni-remit mo. So sinasabi niya, o kulang yung ni-remit mo ng 10,000. Ganun ba yung nangyayari sa'yo?
Hindi po. Ang findings daw po nila ng aking goods na due for withholding tax is 123,000. Mm-hmm. Ang dapat kong inirimit sa kanila. Correct. Ang nairimit ko lang daw po for that full taxable year ay 98,000. Opo. So may discrepancy pa ng mga 24,000. Okay. Ngayon po, anong ginamit nilang basis para dun sa 100 plus thousand na sinasabi nila? Value added tax return, ganun ba? O summary list? Hindi po, yung summary po ng purchases po yan. Top withholding agent ka ba, ano, Ate Hina? Ano po? Top withholding agent ka? Yes po, withholding agent po kasi ako eh. Hindi, dalawang klase ng withholding agent. Isang top withholding agent, isang regular withholding agent. Yung kabilang po ako sa top withholding. Ah, kaya ganon. Sa binabanatan ka sa purchases. Tapos po, ngayon, after ko po ma-receive, so kinumpute ko, difference ng 24. Ngayon po, sabi ko, pahingi ako ng 0605. Pinipilit po nung supervisor, 1601 EQ po ang ipa-file ko. Kasi ang ibig sabihin kasi noon, pina-amend sa'yo yung BIR form 1601 EQ. Yun yung sinasabi nila. So pag in-amend mo yan, magkakaroon ka ng surcharge, penalty, at saka interest. Apo. Diba? Pero so nadoble na yung utang mo. Pina, nung nagpa-compute po, kinumputan po ako ni RO, ano lang, walang surcharge. Yung compromise po na 10, tapos maliit na interest. Opo. Baka mali, ayun, mali yung computation niyang 10,000, masyadong malaki. Ayun nga po. Sabi ko nga po, para matapos na lang, bayaran ko na lang para matapos. Hindi, ganito gawin mo muna. I-check mo yung record mo. Baka mamaya, yung mga account, yung mga supplier na yan, nabayaran mo, prior years, halimbawa, nabayaran mo ng 2021 yung mga supplier na yan, or nabayaran mo ng 2023, yun muna, validate mo. Baka accounting method lang yung kulang mo. So, i-check ko na lang po muna lahat. Oo, i-check mo per supplier. Kasi gaganyanin ka niyan taon-taon. Uulitin yan sa'yo taon-taon. Sayang naman yung hanap buhay mo. Naghahanap buhay ka para sa pamilya. Hindi ka naman naghahanap buhay para sa BIR. Totoo po. Totoo po yun. Diba? I-check nyo muna. Mahalin nyo yung pamilya nyo. Mahalin nyo yung ano nyo. Kasi matututo kayo sa mga nangyayaring problema sa inyo. Pag ganyan ang attitude, nagpapatalo ka kagad, eh mararabon yan sa mga pamilya ninyo. Kawawa naman yung susunod na henerasyon. Yes po. Diba? Check nyo muna, baka mamaya nabayaran mo ng prior year 2021 or nabayaran mo succeeding year. Papakita mo lang yung ebidensya na yon, wala ka nang babayaran. Ay, kasi lagi rin po nga wala yung, ngayon lagi kami bumabalik sa BIR, laging wala din yung mga field, laging nasa field, absent ang mga... So, kaya nga, huwag ka muna bumalik, check mo muna yung record mo. Kasi ang labanan diyan is evidence eh. Pero hindi na... O, nawala ka, Tina. Balik. May oras naman po na... May oras pa ako kung kailan ko ito ay co-comply. Walang problem doon. Late ka na eh. Sabi nila, late ka na eh. O di, bakit ka bang mabadali? Late ka na nga eh. Parang pumasok ka sa eskwela, late ka na. May magagawa pa ba tayo doon? O di, late ka na eh. Ay, okay po. Diba? Huwag ka magmadali kasi may penalty, surcharge na yun. Okay lang yun. Huwag ka lang kasuhang kriminal. Sasabihin mo lang naman dyan is, nare-reconcile ko, wait ah. O, ganun lang naman yun. Ah, sige po. Mas pahingin na lang kayo ng letter. Okay po. Ay, maraming salamat, Tatina. Salamat po, sir. Oh, sino susunod? Si Sir Walter po. May lawa din po si sir. Oy, hello. Hello. Sino? Walter. Hello, Walter! Kamusta ka? Ba't ang labo nito aking? Sige, sir, magsalita ka na.
at aayusin ko lang tong aking camera. Oh, yun, lumiwanag. Walter, hindi ka na marinig. Yes, sir. Nakat kayo. Yes, sir. I pasted the timeline dyan sa chat natin. But basically, we received the LOA. Kasi yung business, sir, naka-apply na yan nung 2022 for closure na. Tapos, nitong 2023, they issued a LOA for last February. Okay. Tapos, immediately after we complied with the requirements, nag-issue yung RO ng, sabi niya, hindi raw kami nag-submit. Pero later on, sinabi namin. So, he realized na nasubmit na pala namin. Mm. Sabi niya, disregard na lang. Mm. Sabi niya. Tapos, come June, nagparamdam siya, may hinihingi na si reading. Retail din kami, sir. Kasi retail, tapos post-based din. Though we provided. Tapos nawala na naman siya. Come this September, third week of September, may nag-message na RO, sabi, at iti-take over niya na raw yung audit kasi raw yung previous iba na. So ngayon, pinapapunta niya ako dun sa office nila para raw mag-sign ako ng bagong LOA. At the same time, initially discuss daw yung preliminary assessment. Pero no notice of discrepancy, no things like that pa silang binigay. So, bali ang nakuha ko lang LOA, then yung final demand ng presentation of document in which they realize na nasubmit ko naman na. Mm-hmm. Tapos, ito na. Sabi nila, punta raw ako doon para mag-sign ng new LOA kasi nagpalit na ng RO this September. Mm-hmm. And, ayun, tapos i-discuss daw yung initial assessment nila, but they are leaning nga, katulad yung kay Ma'am Bernadette kanina, they are leaning na may mga disallow kami sa iyo na purchases and rent. Actually, year 2021 lang naman yung tinitignan nila. That's why I'm telling them naka-post user din kami and I'm a franchisee of a chain dati. So, wala naman akong way para dayain yan or what. We submitted faithfully lahat. Kaya nga parang for me sir, I go with your statement kanina earlier na kawawa yung taxpayer. As who always comply, kami pa yung ino-audit. Kami pa yung ino-audit. Oo. So, ano ho yung concern niyo, sir? Yung sa akin will be, well, na-submit ko na ito kay Miss Lovely. Is that valid na after how many months they return to us tapos sasabihin na bago na yung RO mo kasi sabi ni Miss Love nabanggit niya lang na may 180 days 250 days na audit period. Parang ang tanong ko, can they do that na naglapse na yung 180 tapos sasabihan ka na may bagong RO, parang nag-extend yung audit period instead of them finishing it in 180 days or 250 days, ganun. Allowed ho naman sa batas na mag... Ang uli, ganito ho kasi, merong original RO at saka merong replacement RO. So, yung original RO ay binigyan ng 180 days to finish the audit. So, dapat tayong mga taxpayer, vigilant tayo. Before 180 days, nire-remind natin yung revenue officer. Karapatan natin yun, sir. Ire-remind natin yung revenue officer na may, oy, tapusin mo na to ng 180 days. Wala siyang magagawa kung hindi tapusin yun. Kung nire-remind mo siya. Eh, since hindi mo natin nire-remind, sabi ng batas, kung ikaw ay nag-remain silent, pumapayag ka na i-extend yung investigation. Pero sir, will it, kasi they texted me June, I think I in our conversation, sabi ko na hindi pa ba matatapos ito kasi para lang matapos na. Is that a reminder? Hindi ho, sir. Consider reminder? Okay. Kung mapapansin nyo, ang official documentation ng BIR nakasulat sa papel. Hindi ho nakasulat sa text messages. Yun nga sir, even those requests, even kwan, text lang nila sinisend sa akin eh. So parang ang kwan ko,
may technicality ba na pwedeng silang balikan na, oh, you didn't give me the second, first notice, second notice, ganon? Ang problem, sir, waive nyo na yung right nyo. Mm-mm. Silence means waiving of your right. Hindi na natin pwedeng balikan yung right na na-waive. Mm-hmm. In-abandoned nyo na, sir. Wala na tayo magagawa. Oo nga. Wala naman kasi we are waiting talaga na kwan. We are confident naman na kwan. Kaso yun nga, sinasabi nila na kwan. So, ayun. So, parang on the technicality lang. Wala na, sir. Wala na yung technicality yung inahabol nyo kasi nga, na-waive nyo na yung right. Ang right natin may prescription. Oo. May expiration. Mm-hmm. Katulad ng mga tawag nito, binibili natin sa supermarket o yung gamot, may mga expiration. Pag hindi nyo ginamit yan within the period limited by law, eh, hindi nyo na pwedeng balikan sila. Expired na eh. Yeah. Mm-hmm. So may ganun pala dapat sumulat kami na kailangan tapusin nila. Lagi hong nakasulat. Yun ang problema ng mga taxpayer eh. Hindi sila sumusulat eh. Yeah, i-unlearn na ho natin, i-unlearn natin yung mga daldalan. Kasi pag daldalan kayo, may mga information kayong, o secret information na ibibigay sa kanila eh. Kasi hindi natin ma-review yung daldal eh. Hindi katulad yung nakasulat, pwede nating basahin pa ulit-ulit, i-revise. Diba? So, sorry sir, yung ginawa ho ninyo, eh, naka-apekto sa karapatan po ninyo. Mm-mm. So we will be waiting for the notice of discrepancy na lang. Wala ho ba tayong magagawa, sir? Yung talaga ang mangyayari. Mm-mm. Kayo, okay. kayo ho yung mayroong discrepancy sa pag-e-execute ng inyong right. Oo, yun naman ang sabi nila, sir, na ayun, sabi nga nila, pero daw may mga disallowance, pero wala pa talagang invite or kwan. Pero yung mga invite nila, sir, like pumunta sa office nila to do a sumulat kayo call. Sir, sumulat kayo, sabihin niyo ini-invite ako para sa ganito, sa ganun, kailangan ko bang pumunta o sila dapat pumunta sa akin, kasi under the law sila pupunta, wala kayong obligation na pumunta ron. So yung sulat niyo, hindi niyo naman kailangan pumunta doon, magpa-receive, i-registered mail niyo lang with return card, receive na, considered receive na nila yan. Ayun, so, yung suggestion ko, sir, sumulat kayo kung ano yung napag-usapan nyo at i-invite nyo sila na i-deliver yung mga correspondence directly sa inyo. Yun lang po, sige. Sir. Yun lang muna. Suportahan nyo yung sarili ninyo sa pamamagitan na i-reduce yung expense ninyo sa pamamagitan ng pagta-travel papunta sa BIR at saka pumalik sa bahay nyo. Number two, i-reduce nyo yung stress. The more na nakikita nyo sila, the more kayong may stress. Yeah. Sa pareho rin kayo, Ma'am Bernadette, if they request for example, because that is a purchase, kung nag-request sila ng mga OR, pwedeng hindi ko ibigay? Ganun? Pwedeng yung ipakita. Huwag nyong ibigay. Ah, ipakita lang. Opo. Magkaiba ho yun. To mga scan copy, pwede, maestro, like I will wag provide you through. Huwag mong bigyan ng scan copy kasi wala naman sa batas na sinasabi na bibigyan nyo sila ng photocopy or scan copy. Ang sabi sa batas, tingnan nila. O di tingnan. Pero yung maestro, pag yung sabi nila, submission, for example, katulad ngayon, sinubmit na gano'n. So may ang right ba kami sabihin? Liwanagin ko, ang submission, dalawang klase. Mm-hmm. Submission sa BIR office, o submission during investigation. Yung submission sa BIR office, eh talagang sasubmit nyo yun kasi maaaring nakasubpina kayo. Pero yung submission, ibig sabihin, isasubmit ko to sa'yo ngayon, magkaharap tayo, nasa loob tayo ng opisina ko. O pagkatapos mong gamitin, ibalik mo sa akin. Yun ho yung sinasabing submission sa LOA. Oo, yun nga, maestro, for example, mayroon ng net notice of discrepancy, tapos sabihin nila na submission of what. So, yun pala, they can do that pala. Na pag hindi, kayo ho mag-i-implement nun kasi sarili nyo yun, right nyo yun eh. O eto evidence, tingnan mo, o ibalik mo ngayon sa akin, pagkatapos mo makita. Ganun lang ho yun. Huwag nyo bibigay. Yeah, kasi
Yeah, baka mamaya nga sabi nila, iwan mo. Ay, wala na yan, sir. Dami ko. Meron nagkamaling accountant, sir. Ang effect, 100 million, sir, ang binayaran. Yeah. Sa amin, 2021 lang naman. It's a small company and small sales lang naman. Kaya nga, sabi ko, bite na, nakit. Huwag kayong mag-alala, sir. Ma-overcome nyo yan. Basta sumunod lang po kayo sa mga procedure na sinasabi ko. Kasi 40 years na ako sa ganito. Hindi ho kayo ang objective ho kayo. Huwag kayong, wala, okay lang makatanggap ng assessment. Pwede naman nating i-protest yan. At kung wala kang pambayad, pwede nyo namang i-installment. Kung wala pa rin pambayad, pwede pa rin i-compromise legally under Section 204. Kaya, predictable ang BIR, sir. Predictable. Sige, sir. Sige. Oh, pag nandyan na, I will seek help. Yes. Pag dumating yung... Kasi we are waiting for that, eh. Gusto ko lang, ma'am, gusto ko lang ho, nare-request ko, meron akong seminar, baka may mga kakilala ho kayong may problema tungkol ho dun sa ghost receipt. Yung mga may peking resibo. Ayan. Baka meron ho kaming kakilala, kamag-anak, kapatid, o mga kaibigan na may ganung problem. Meron ho akong seminar dito sa Tagaytay City. Puntahan nyo lang yung ka-taxpayer Facebook. At tutulungan ho natin yung may mga problema sa fake transaction o ghost receipt. Lawfully, ha? Ayoko nang katarantaduhan at ayoko nang illegal. Okay, tutulungan natin yun. So, sino pa susunod? Maraming salamat, Bossing Walter! Thank you, sir. Thank you. Okay na po, sir. Na-cater na po natin sila lahat. Okay. O, sige. So, meron po akong libro na pwede ho ninyong i-download, pwede ninyong hingin kay Lovely, yung 25 Frequently Asked Question sa Subpoena Duces Tecum. Number one. At saka meron, ayan, lumalabas sa video, sa screen. 25 Frequently Asked Question para ho sa Letter of Authority. Kunin ho ninyo para ho magkaroon ho kayo ng idea kung ano ho yung mga basic fundamental rights ninyo at obligation, responsibility, paghawak ko ng mga deficiency tax assessment, letter of authority, at saka subpoena to sisteko. So, meron ka pang sasabihin, Lovely? Wala naman po, sir, pero invite lang din po natin sila regarding sa event natin ng October 18, yung about sa SDT naman po. Okay. Since may mga LOA din po sila, baka mas okay din po na malaman nila yung paano maiwasan yung criminal prosecution during SDT po. Okay. So, ina-invite din namin po kayo sa sinasabi ni Lovely. So, with that, Lovely, maraming salamat sa mga nagsiaten sa araw na to. Mitch, Ray, Walter, and Athena. Lovely, maraming salamat sa iyo. Yes, pa. Thank you po. So, with that, thank you very much and peace and happiness be with you. Thank you po. Salamat. Thank you po. Okay na.